Magandang araw sa iyo, kaibigan, at salamat sa panonood ng video ng Vocals DIY. Sa video na to, tayo po ay maglalaba. Joke lang. Yan po yung ating gagamitin. Batya. Gasolina. Mga precision. Precision screw. Toothbrush. Screwdriver. Dahil tayo po ay magre-recondition ng starter motor. I-re-recondition natin to dahil sa iyan. So lumalagatik lang yung solenoid sa pagbaklas. Meron siyang dalawang screw rito. So ito yung ating tatanggalin. Tapos konting taktak. Ayan. Yun, natanggal na. So, na-separate na natin yung ulo. So, medyo may karumihan na yung armature. May washer. Circlip, pero hindi na natin tatanggalin yan. So linis lang talaga, ano? Okay pa naman yung mga magnet. Yan. Nasa align pa naman. Wala na yung tornilyo dito. So ibig sabihin na-repair na rin. Yun lang. Initial findings. Yan yung carbon brush. Medyo halos sasagad na siya sa pinaka wire. Yan. Yung sa kabila ay ganun din. Yan. Kasi ang posisyon niyan ay ganyan siya. Yan. So kung mapapansin niyo, halos nasa wire na siya. Itong isa ganun din. Subject for replacement na to. So ang gagawin natin ngayon ay i-repair muna, linisan muna, tapos palitan ng
mga bagong carbon brush. So, gamit tayo ng gasolina, panglinis. Maganda sana ako yung contact cleaner. Pero may kamahalan yon. So, pwede naman gas, gasolina. At mainam din ito dahil sa mabilis matuyo. Tanggal niya yung mga langis-langis at mabilis siya matuyo. So, umpisa na natin. Gamit tayo rito ng pinaglumaang toothbrush. Maganda sana kung may copper brush, kaya lang wala tayo nun. So, toothbrush lang muna. Okay, so eto na. Tuyo na siya. At malinis na. Wala na yung mga carbon-carbon. Yan. Pero bago natin siya assemblein, liliyain muna natin tong tong armature. Nakalimutan ko lang kung ano yung tawag dito. 1000 grit yung pino lang, panglinis lang. So, yan. Halos okay na. Pintab na. Tapos, yan. Okay na. So, tapos gagamit tayo ng cutter ng blade para dito sa mga pagitan. Pakikis-kis kasi ng carbon, may istakan din ito ng dumi. So, linis na. Set aside natin yung panglinis. Tapos, ite-testing natin ito. Ite-testingin natin kung good pa ba yung yan, set natin sa ohms na may tunog. Ay na, sumobra pala. Yan. Kapag nag-beep, tuloy-tuloy ang beep, ibig sabihin yan may connection. So yun ang
yun ang iiwasan natin or yun yung ayaw natin mangyari sa armature na to. So kahit anong ito yung negative, ito yung positive, kahit baliktad yan, ganyan, kahit ganyan, okay lang yun. So dapat hindi siya tutunog. Good thing, wala. Yan, iisa-isay natin. Yan. Dapat itong winding na to, itong mga winding na to ay walang connection sa ground, sa body ground niya. So testingin natin isa-isa. Yan. Yan. So wala pang tumutunog. Yan. Dapat walang tunog. Yan, maswerte tayo at wala pa siyang, hindi pa siya short. Hindi pa siya naka-short sa ground. So, isang kamay sa ground. Yan. So wala ano. Yan, wala. So very good. Buo at masaya tayo ron at walang tumunog. Ibig sabihin, hindi short yung ating winding sa ground. So set aside muna natin. At dito naman tayo sa carbon brush. So ito carbon brush GY6. GY6 kasi yung GY6 yung motor natin, ay yung scooter. Ang hindi maganda rito ay yung ating nabiling replacement o kapalit ay walang ganito. Tapos maiksi. Yan, kung yung lapad okay, yung nipis okay. Yan, dito lang nagkatalo sa itong wire, yung copper wire na connected doon sa brush. So mas mahaba yung original kaysa sa papalit natin. So ang pinaka remedy ko rito ay isusolda ko na lang siya. Puputulin ko to, kukunin ko to at isusolda ko siya rito. So yun yung pinaka remedy dyan or cure.
So, nasolda na natin. Ang gagawin na lang natin, asahin natin ng konti ito para medyo slim siya ng konti. O magnipis, medyo bulky kasi. So, kailangan natin dito ng liha o kaya pile. So, simbolin na natin. Ito, itong motor na to ay walang bearing. Ayan. Bushing lang nasa loob. Ayan, medyo may kahinaan ang dating nito. Dapat yung matibay ay may bearing dito sa magkabila. Pero ito ay bushing lang. So, bushing. So, ang gagawin ko rito ay lilinisan ko muna tong pinaka gitna. Ayan. Para walang ganong alikabok. Gamit lang ng cotton buds. Tapos, lagyan natin ng konting grasa para medyo madulas naman. So, grasa. Ito yung magiging padulas niya. Yan, konti lang. Tapos, pahiran din natin ng konti yung armature. Tapos dito rin sa kabila. Yeah, konti lang. Tapos yung bushing din dito, wala nga siyang bushing. Diretso na, ano? Ah, parang meron naman. Ayan, nasa loob. Built in. So, yun na yun. Grasa lang, konti. So, una nating assemble itong may high tension wire. So, dito to. Dito ang daan. Ayan, paganyan. Pagsuhot. Tapos, ganyan siya. Pero dapat pala mayroong tape muna. So lagyan ko muna ng tape. Lalagyan ko ng tape ito para hindi siya sumagi sa ground. Kasi kapag sumagi siya sa ground, siyempre alam na, short circuit. Assemble na natin.
Medyo may kahirapan din ang pagkabit nito. Dahil sa sungkitan, halos na ano na yung carbon brush. Medyo napingas-pingas. So install na natin sa katawan. Yan. O, lagyan ulit natin ng grasa dahil medyo natanggal ng konti. Natanggal na yung grasa. So sa pag-install nito, meron siyang guide. At dito, meron siyang guide dito, dito mo itatama. Ayan, yung kuntil na yan. So, ia-align natin. Ayan. Medyo kinamalakas to yung... Ayan. Tapos, lagay ng screw, meron ding guide, may flat dito. Tapos, rounded dito. May flat siya. Flat, may round, so paganyan yan. Dito natin itatama yung flat. Okay, so eto na. Testing tayo. So, yung high tension wire, kinabit ko na sa solenoid. Tapos, itong puti na to, yan, yan yung ground. So, ito yung high tension natin. So, power on ko na yung ignition switch. Then, yung ating push start. So, power on ko na. Yan. Lakas. At ididikit ko yung ididikit ko sa kanya, sa motor yung mic. Linis lang at saka palit ng carbon brush, ito yung resulta. Okay, malakas na siya. So, pwede na ang install. Patayin ko muna yung switch. Alright guys, salamat sa panonood at kung nagustuhan ang video, please subscribe. Thumbs up na rin at paki-share na rin. Salamat. God bless us.